Kahapon nagawa kami ng napakasimple at napakasarap na pangmeryenda at pwedeng-pwede nating ipang negosyo. So for today, gagawa kami ulit ng napakasimple at napakasarap na ice cream gamit itong crema kondensada at saka syempre fudge bar. Kaya simulan natin itong i-prepare. Sobrang sarap nito. So ito guys, simulan natin i-prepare. So kahapon nagawa kami ng napakasimple at napakasarap na ice cream gamit yung Birch Tree Choco. Kaya tinawag namin yung Choco Ice Cream. So for today, magagawa ulit kami ng ice cream at ang gagamitin naman namin dito is Pudgy Bar. So ayan. So nakaka-excite din gawin to kasi talaga namang napakasarap. So meron tayo ditong mixing bowl. Dito natin ulit ilalagay sa ating napakalaking mixing bowl at ilalagay na natin itong ating, syempre, crema asada. So ayan. So ayan, itong gatas dito sa loob ng lata, ito hindi ito maaksaya kasi katulad ito, kahapon nilagyan ko pa yan ng kape, napakasarap sobra. So ayan, then next step na gagawin natin dito, dahil alam naman natin na ang crema asada ay sobrang tamis at napakasarap, so hindi tayo maglalagay ngayon ng chocolate powder. Ang ilalagay natin ngayon is maglalagay tayo ng 1 teaspoon or pwedeng half teaspoon ng kape para hindi naman masyadong matapang. So para mabalance natin yung lasa, maglalagay tayo ng konting amount ng kape, kahit na anong kape, ayan, ilalagay natin dyan para lumasang maigi, no? So ilagay na natin para halong-halo, then hahaluin natin to ng matagal. Hahaluin natin ito ng gawin nating mga 30 minutes continuous kasi kahapon yung ganito hinalo natin ng 15 minutes, then pagkalagay natin ng powder hinalo ulit natin ng another 15 minutes, so total 30 minutes mahigit pa nga namin hinalo. Eh ganun talaga, so kasi hindi tayo gagamit ng blender, so ayun, o kaya ng mixer. So ayan ha, so sa pinapakita namin sa video na ito, kahit wala tayong mga ganung bagay, pwede tayong magawa ng ating ice cream. So ayan, simulan natin itong haluin. So continuous natin itong hahaluin ng ganito ng 15 minutes. So ayan, tiyagaan. Pero ano, napakasarap naman. At sigurado ma-appreciate ng inyong buong pamilya. At syempre, tulad ng lagi namin sinasabi kapag ganito yung mga ginagawa, pwede natin yung ipang negosyo. So sa mga magtatanong kung pwede ba daw itong lagyan ng all-purpose cream, yung color blue, so ayan, pwedeng-pwede. Pwede rin ba kaming maglagay ng mga juice katulad ng strawberry juice, yung mga tang strawberry, pwedeng-pwede din. Maganda rin 'yon. So yung ice cream niyo magiging strawberry flavor. Basta pag ganun yung gagawin niyo, maglalagay kayo ng ano ng milk powder para maganda. Kasi itong amin gagawin namin is napakasimple, hindi na tayo maglalagay ng powder mix. So ayan. So yan, hahaluin muna namin ito ng 15 minutes, tuloy-tuloy, continuous, hanggang sa maging floppy. Ayan, dapat kasi magiging floppy yan, para pag inilagay natin sa refrigerator, maganda ito kapag tumigas. Kung hindi, ice cream na ice cream. So diba, yan, continuous muna natin itong haluin. Pwede naman tayong magpahinga kapag medyo nangangalay na yung ating kamay. So diba? So ito guys, yan, na-mix na namin ng 15 minutes mahigit, ay 30 minutes mahigit pala. So yan, tinan nyo yung texture niya ngayon, floppy, napakaganda, napaka-soft, so ganyan dapat, no? So next step na gagawin natin dito, ayan, ito na, Pudgy Bar. Ilalagay na natin itong Pudgy Bar. So bubuksan ko muna ito isa-isa. So yung gagamitin nating Pudgy Bar is tatlong piraso, no? So yan. So ayan, binubuksan ko muna to para ano. Ayan, ito yung ating Pudgy Bar. Then, ang gagawin natin dito, isaanuhin natin ang kutsara tulad nito. Then, saka natin ilalagay sa ating ginawang yung minix na crema asada. Ayan, nako, napakasarap nito.
Make sure na maghugas kayo ng kamay ha, bago nyo gawin ang proseso nito. Kasi hindi naman natin maiiwasan na hindi tayo mapahawak sa ating ginagawa. Tulad nito. Saka kung meron kayong mga plastic gloves, much better, no? Tikman natin to. Sarap talaga ng Pudgy Bar. Baka naman. And then, syempre, continuous mixing uli. Another 15 minutes para maganda talaga at mas maging soft ang ating mixture na gagawing ice cream. So, ginaganay ganito ko muna. And then, pwede kayo mag-add ng Oreo. Okay, gusto nyo na mas mura, cream o. So, ayan. Pwede nyo na rin ilagay yung palaman nun. Yung vanilla o strawberry. Kahit ano. Pwede nyo isama yan sa ganyan. Depende sa inyo. And then, continuous na ulit natin itong hahaluin hanggang sa mag-combine maigi ang ating Pudgy Bar at crema asada saka yung kape. Kasi yung crema asada at saka kape talaga namang nag-combine ng maigi. So yung kalalabasan nito is ice cream cake. O di ba? Mamaya lagyan natin ng magandang pangalan. Pwede nating ilagay siguro dito coffee Pudgy Bar ice cream cake. Wow, o di ba? And haluin muna ulit natin 'to ng another 15 minutes. O di ba? Tsaga-tsaga lang talaga. Maganda naman eh. So ito guys, na-mix na namin ng another 15 minutes. Tinan nyo maigi. Napakaganda. Nag-mix talagang maigi ang crema asada at saka itong Pudgy Bar. So ayan, napakaganda. And the next step na gagawin natin dito, syempre ilagay na natin sa malinis na lalagyanan. Ayan, dito namin ilalagay. So ayan, ito kasi yung ano, maganda. Saka available. Ngayon lagyan na natin to. Wow, tinan nyo naman. Anuhin natin para hindi sayang yung iba. Lahat yan lalagay natin. So ito guys, tinan nyo naman. Ayan, lapit ko sa inyo. Napaka floppy at saka soft. Tinan nyo, oh. And then next step na gagawin natin dito, ilalagay muna natin ito sa freezer. At palalamigin natin ito ng mga 8 hours o mas maganda magdamag. O diba? O kaya buong maghapon, ganyan kayo nyo sa gabi, depende sa inyo. So ayan. Pero pinaka minimum na yung 8 hours. So ito guys, ayan. Malamig na ang ice cream. Ayan. Tingnan niyo namang maigi. Napakaganda, 'di ba? Lapit ko sa inyo. Oh. Ayan. So pwede natin itong tawaging itong ice cream na to ay coffee Pudgy Bar ice cream cake. Ayan. Bakit ba naging cake? Kasi 'di ba yung pinaka tinapay ng Pudgy Bar, nag-combine silang maigi. So yung texture niya is parang cake na din. So ayan, napakagandang pangnegosyo. So ayan, sana nagustuhan nyo aming paggawa ng napakasimple at napakasarap na coffee Pudgy Bar ice cream cake. Ayan, kaya mo sana nakalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na gusto makatipid sa kanilang mga pang-araw-araw na uulamin. At syempre, sa mga negosyo ideas sa pamamagitan ng maliit na puhunan katulad nito. So ayan, at marami pa kami mga iba, kaya panoorin nyo lahat ng aming mga videos at marami pa kami i-upload ng mga videos na patungkol sa mga ganito. So yun, sana nagustuhan nyo aming recipe for today. Makita kita ulit tayo bukas.